Baka marami ka ng sales, hindi mo lang na-check ang iyong conversion report. Hello guys, magandang gabi sa lahat. Welcome back sa ating munting channel. Sa mga bagong pasok dito sa ating channel, kung sakaling magugustuhan nyo ang video na to, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell para may update kayo palagi sa ating mga video. Okay. So ang pag-usapan natin ngayon guys, yung tungkol sa conversion ng involved siya. Kasi maraming nag-comment doon sa previous na video ko na bago pa lang daw sila sa involved siya at maraming clicks din walang conversion. So siguro mayroon na silang conversion pero nakapinding lang. So ang gagawin natin, bago tayo magsimula guys, ito yung dashboard ko. Ang dashboard ko sa Involve Asia. So meron akong 81 clicks at 7 conversion. Then meron akong sale amount na $4.56. Then estimated earnings is $0.15. Then meron akong pending na validation. Malaysian Ringgit, 25.74 Malaysian Ringgit, kasi Malaysian itong involved siya, so Ringgit yung ano natin dito. Ayan, so tungkol dun sa mga ano tanong regarding dun sa conversion, ako din nung last month, nung August, walang nag-reflect dito na conversion. So, tinignan ko doon sa pending reports. So, meron palang pending na mga conversion. Hindi ko lang nakita. So, ang unang gagawin natin, punta tayo dito sa report. Tapos, click natin yung conversion report. Ayan. Medyo loading lang yung internet. Pagpasensyahan nyo na. Ayan. So, nandito na tayo sa conversion report. Search natin dito ang date na gusto natin makita kung may sales ba tayo nung date na yon. Pero yung maano niya is maximum date is range 3 months. So 3 months lang yung ma-update niya. So for example na lang dun sa ano ko, dun sa sales ko, ipagpalagay na lang natin dito sa ano, ilalagay na lang natin ang August 1 hanggang September 12. Ayan. So, kung nakita nyo kanina, saving lang yung conversion ko, tapos nung last month, wala akong nakita na walang lumabas doon sa dashboard ko na conversion. Click natin yung apply. Tapos search. Medyo loading yung internet natin. Ayan, lumabas na. So kung makikita nyo guys, from August 1 hanggang September 12, so meron na pala kung 15 conversion. So pero nung last month, hindi ko to nakita dun sa dashboard ko, pero dito makikita nyo. Ayan. Total sales is $22.48. Then, total estimated earnings is $5.54. So, ayan. Makikita nyo yan lahat dito. Ayan, kung anong advertiser siya. So, kadalasan kasi Shopee lang yung pinopost ko. At saka yung recruitment. Ayan. So, meron akong na-recruit na. Ay, isa, dalawa, apat. So, meron akong na-recruit na apat. Ayan. So, yan guys, yung ibang conversion dyan, hindi ko nakita dito sa ano yan, dashboard. Ayan. So, yung ibang conversion doon, hindi ko nakita dito sa dashboard ko. Yung ibang conversion, hindi ko nakita. Ayan, nag-update na ako kanina, 81. Ngayon, 101 na. So, ang bilis niya. So, ganun lang ang gawin nyo guys. Kung sakaling sa tingin nyo, merong mga kaibigan na bumili sa inyo,
tapos hindi nakita dito sa dashboard nyo ang conversion, i-check nyo lang doon sa ano, conversion report. Then mayroon pa akong isang i-share sa inyo. Pag nagpo-post tayo, i-check natin muna natin dito. Kung check natin sa advertiser, kung ano ang dapat nating i-post doon sa Facebook. For example, itong Watson. Click natin itong Watson. I-click nyo ang logo. Ayan, lalabas yan. Ayan. So, si Watson, available lang siya sa desktop web. So, ito, bagay lang to pag may website ka. Doon mo ba natin mag-post sa iyong website? Kasi hindi siya available sa Android at sa iOS. Available siya sa mobile web. Pag nag-post ka sa Facebook, parang hindi siya ano talaga kasi hindi siya available sa apps. Then punta tayo dito sa ano, Shopee, i-click niyo lang yung Shopee na logo. Ayan. So dito sa Shopee, makikita niyo available siya sa desktop web, mobile web, iOS at saka sa Android. So dito maganda mag-post ka sa mga social media kasi pag yung link mo pinost mo sa social media, ma-redirect yan dun sa app. So mas maganda ito pag available lahat yung track type niya. So ayan. So dito nyo rin makikita, ayan, validation and payment information 135 days. Mas may tingnan nyo dito para malaman nyo kung ilang days siya. Kasi dito sa Involve Asia, medyo may katagalan talaga siya. Ito, bagay lang to. Kung free time mo lang to gagawin, kasi meron ka namang, ano, meron ka rin maaani dito pagdating ng panahon. Doon naman sa mga bago, pag nagpo-post kayo, ang gamitin nyo is ano para makita nyo kung commissionable ba yung product na pinopromote nyo. Punta kayo dito sa ano, deep link B2. Ayan, tapos punta tayo sa website ng Shopee. Ayan, so punta tayo sa website ng Shopee. Tapos pili tayo dito ng product. Medyo naglo-load pa yung ano. Halimbawa, ito, Huggies. Ayan. So, dapat specific yung ano natin, deep link na gagawin natin. Example ito. Ayan, lumabas na rin. So, kukunin natin yung ano, link. Ayan, copy natin to. Copy. Tapos, yung property na gagamitin natin dapat specific. Kung sa Facebook natin siya ipopromote, so piliin natin yung Facebook page. Ayan. Tapos, paste natin dito ang URL na ipopromote natin. Ayan. So, makikita nyo rito kung commissionable siya o hindi. Kasi may nakalagay na pag commissionable siya, may nakalagay na great, your commission is waiting for you. Ayan. Kasi kung hindi siya commissionable, red yan ang lalabas dyan. Tapos, ano siya na hindi siya commissionable. Then, generate link. Ayan. Makikita nyo na rito, congratulations, you have successfully generated an affiliate link. Now let it work and generate some money for you. So, i-copy nyo yan. Tapos, pwede nyo nang i-paste doon sa ano, Facebook page ninyo. Okay. Ang ibang mga kadahilanan kung bakit wala tayong conversion sa ating affiliate link na pinopromote sa Involve Asia ay marahil ay ito ang mga kadahilanan niya. The offer has expired and the page it links is no longer exist. So marahil yung pinopromote natin expired na. Tapos hindi lang natin na-update yung ano link na pinopromote natin.
So mas maigi pagkatapos natin mag-post ng ating mga product na pinopromote, so i-click din natin yung link para makita natin kung active pa ba yung link na pinopromote natin. At tingnan niyo rin sa taas kung mayroong affiliate link ID, makikita yun nasa URL nasa taas. And yung pangalawang kadahilanan na meron tayong clicks pero wala namang conversion ay ito. The offer might have been post. So minsan kasi yung mga merchant, lalo na pag may promo sila or nag-update ng price or ng product, so yung offer nila para sa mga publisher gaya natin, so nakapost yun, minsan nakapost, so offer is post, so walang ano yun, walang conversion kung sakaling mayroong mga nag-click doon sa pinopromote natin na link. So yun lang guys ang masishare ko sa inyo ngayon. Kung sakaling nakatulong itong video na to doon sa mga bagong affiliate ng Involved Asia, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe kung bago ka pa lang sa ating channel. At i-click yung notification bell para may update ka palagi sa mga video ina-upload natin. At para din tumaas naman yung rank natin dito sa YouTube. Okay? Maraming salamat. Bye!